Nandito kami ngayon together with Chief PNP General De La Rosa and si General Obusan at para doon sa formal turnover ni Mr. Matobato at ito naman maayos ang prosesong ginawa ng ni General De La Rosa na process ng mabuti si Mr. Matobato at nagbigay ng assurance si General De La Rosa and si General Obusan na pangangalagaan ang seguridad ni Mr. Matobato. So, nagpapasalamat tayo sa buong PNP at kay General De La Rosa about it. On our part naman sa PNP, we're very grateful for Senator Trillanes for that confidence that he has given us na sa amin niya turnover si Edgar Matobato. And in response naman, we will do our best and siguruhin namin talaga na safe yung witness na turnover sa atin ni Senator Trillanes. And I have given him my word na we will protect Edgar Matobato. What is your reaction dun sa sinasabi ni Senator Trillanes that he questions the timing at this seems to be the arrest, the warrant of arrest that has been issued against Matobato seems like an art of persecution? Anyway, this opinion ni Senator yan, but ating kwa niyan, pinaubayan natin yan sa courts. Wala po tayong control sa courts kung when and how and where are they going to issue that warrant of arrest. Hindi po natin pwedeng madiktahan yung judiciary. So, we are only implementers ng warrant of arrest. So, yun nga. Kaya sa atin turnover. So, hindi ko po ma-question yung timing. Sir, what's next? Ngayon, nailitapos na yung booking process. Ano na po susunod? Dadalhin ba siya sa Davao? The normal process is that he has to be presented to the court of origin ng warrant of arrest in order for the court to have custody over the suspect. Then doon sila mag-post ng bail. If there are other remedies na nakikita ng grupo ni Senator Trillanes na pwede lang gawin, then they are free to do so as long as it is within the bounds of the law naman.